Kami po ngayon ay nasa Bitukang Manok. Nakikita niyo po ang ating mga magiging. Ayan po. Mas maganda pong dumaan dito kasi tipid po dito ng mga 30 minutes. Like it. Mas maiksi lang ang akyatan. Kaysa dumaan na sa... Grabe siya. Mataas na tayo, naaanin tayo nga po eh. Ano ka nabibigay na? Oo, parang sa aeroplano. Pero kung service to, nasa baba pa tayo. Bigi ka na. Hindi, mababa, mabagal. Service. Ito po yung lugar ng park. Kasi tapos na po kami magkape sa Plaridel. Po. Ang balita ko po dyan ay may mga buhay pang usa dyan. At buhay na espiritu. Mga buhay na monkey. Demonyo. At may mga demonyo. Sabi po ni Almeda, mga demonyo. Nagbibideo tayo, bigla may tumungaw. Yes, Lord. Ang mga bitawa ko, Pusente. Ang masaklang video ko, Pusente, yung nabang nagbibideo ka, na-capture mo yun. Oh, na-capture? Ay, parang si Task for the Friendly Ghost. Oo. Oh. Yan po. Yung mga evil spirit po, tumabi-tabi muna kayo, baka... ma-capture kayo. Iwasan nyo talaga yung teritoryo nyo. Inasamantala po namin na... Honda Click yan. Anong motor yun? Honda Click po. Oo. Oh. Oh, malakas din, no? Tapo tayong umaakyat at maganda po ang pag-akyat namin. Malakas po ang hatak ni Wigo. Panlaban niya. Panlaban po si Wigo. Wigo? Nakakyat na ba? Ayaw. Baka Baguio. Punong-punong nga ito ng system. Ang nga pala, naakyat yun na ito ng Baguio, no? Sama-sama mo na, pambihira ka. Ayun, nasabi ko yung aking isip. Eh, walang yung halo-halo na yata. Ano na halo? Agad po? Wendy. Di ba nag-travel-travel na kayo? When you... Naka yung sa tour. Si Dory. Naka-tour kami nun. Sa Vera na natin na to. Di pa. Kasi ang gamit natin na sa maliwanag pa dito.
portion ng maliwanag yun. Pag natakpan po ng mga puno yung parang nasa baba na tayo. Hindi pa. Wala pa tayo sa Sigo eh. Sa pang Sigo yan. Ano pa lang, isang M pa lang. Ay, maghagis mga kapatid. Kalimutan natin maghagis. Doon sa Laban. Gagis na po! Nagyagis na po! Ayan ha? Pina-stop tayo po. So, may effort naman talaga sila. Oo. In fairness. Kuya daw. Akin na. Ganda na ho ni ate. Nagis mo. Yan po. Yan po ang pagpaparangal at pagunita sa ating Presidente Marcos. Yan. Na siyang gumawa nito. Yan. Kita niyo po ba? May legacy po. Ferdinand Marcos. 1969 po. Ano yun? Uy, iba na naman tunog doon ah. Tunog na. Matindi ang tunog doon. Yung mga intern pala, dapat ito. Ayan, dami na po namin inihagis ha. Yung mga intern pa yun. Dadiving talaga. Restaurant, si Kuya Andy, grabe. Nakailang 20 pesos yung nakuha niya nung birthday ni Bishop. Dive siya talaga ng dive eh. Yan po. So, yun po yung pinaka, ano doon, pinaka magandang bahagi. Kita niyo po ba mga yung kapanalig at kapuso? At mababa na po. 71. Magsi-72 na ngayon. Kasi ako, saputan tanda sa akin ni Ninong. Kayo po? 61 ako, magsi-62. Grabe no? Parang kailan lang ang panahon? Mga 30 lang po kayo. Grabe. Pero pasalamat pa rin ako kay Lord. Yung lakas ko nung sa basketball doon, isang pa rin siya hanggang ngayon. Nakakatakbo pa rin ako eh, di ba? Si Pastor Alvin nga, ayaw nang tumakbo eh. Bishop, ano po? Nakischedule na po ako na MRI ngayon. Ay, talaga? Kasi yung sabak mo? Opo, na-x-ray na po eh. Eh, kailangan po ng, ano, sabi po nung doktor eh, 65 years old na daw po yung ano ko. Yung buto? Oo. Ganun? Punta ganun daw yun. Kasi eh, athlete siya noon. Dahil sa... May naman mga sakit ng athlete. Sa taas, sa taas ko po kasi tumalun dati. Dati? Ah, yung pabihira. L4, L5 po ang may pagod na ano. Po, malakas ang puso. Eh naman puso. Kaya naman hindi ako MRI po yung sa ano po naka-schedule po ako sa 15.
Pero ako kasi ilang beses na akong in-x-ray, walang makita sa akin. Yung dati hindi ako makagalaw ng 4 na buwan, wala silang makita. Hindi, x-ray lang yung ginawa sa akin. Eh, buti nga po yung sa inyo, sa akin po kasi nung lumabas po yung result po ng x-ray, yung impression, kailangan po ano, may suggestion na MRI. Okay. Ay, wala namang ganun. So, ibig sabihin, okay. So, nakababa na po kami sa bundok. Ang lapit lang talaga, no? Pagka doon ka. Pero doon po, napakalayo ng ikutan. Oo, layo ng ikutan mo. Kaya masarap pa rin talaga dumaan dito sa Bidukang Manok eh. Kaya paalala lang po mga yung kapanalig. Masarap pa rin pong dumaan dyan sa Bidukang Manok. Ang bilis lang po andito na agad kayo sa baba. Unlike nung iikot kayo sa diversion. Tipid po sa gasolina, tipid sa airport. Ganda pa ng view. May makikita ka pang mga unggoy usa. Ingat-ingat lang. Unggoy, wala na akong nakita unggoy bishop. Mayroon ako nakita sa camera eh. Mukha si Casper yun ah. Kumahabol po. Papapansin si Casper. Ayaw po. Nako, nabagit mo si Casper. Namimiss ko na tuloy. Sige po. Yung asin iba nung nasa akin. Ah, di ba si Casper the friendly ghost? Oo, Casper yun eh. Nako, napaka. Grabe, tatalon talaga sa akin para yumakap. Nung umalis ako, pinaliguan ko. Sabi ko, behave ah, ilang araw kitang hindi makikita. Ang galing magbukas ng pintuan eh. May trick na rin. Ang aso. Yun ba yung papuntang Unisan, yung kanan? Diyan kami naligaw ng bayaw ko. Padre Burgos po yun. Oo, papunta kami ng Bicol. Pumunta sa dyan sa Kumanan. Hindi, instead na, akala niya Bidukang Manok na, pataas. Kumanan siya dyan kaya. Bumalik pa po kayo? Ang tagal-tagal na, sabi ko. Teka, parang iba na itong daanan natin ha. Parang familiar sa akin to eh. Paunisan to eh. Habili bayaw. Ay, oo, nagkamali tayo. Ang layo na namin. Pero may daan din po doon. Eh hindi, bumalik pa kami kasi dito kang manok nga ang dadaanan niya po Unisan. Meron po sa maggumaka. So, ang baba pala noon, doon pa rin. Gumaka. Pero layo. Eh, mas malayo po kung bumalik kayo. Yun nga, mas nala yung ginawa niya, bumalik na lang. So, kami po ay nagpapaalam muna. Dahil nasa patag na po kami. Po. For the record lang po yan sa aming mission sa Calabanga, sa 18 Calabanga. Sorry po, na pag-usapan lang namin yung Calabanga, pero sa Tagkawayan po kami galing. 18th anniversary kasabay po ng 25th anniversary ng ating mag-asawang Pastor George at Pastor Messi. Yan po. Hanggang ngayon po, hindi po natatapos ang pagbibilang nila ng blessing. Hirap na usang bumilang sa dami ng blessing. Ayan. Bubuksan yung regalo. Hindi pa ho nabubuksan yung mga regalo eh. Kung yung nabuksan pala ng aktual, may mga presyo pala yun. Next time po. Si ate, siguro sa edad ni ate Messi parang ano, 60 plus na eh. Tamad nang mag-kilos. Pero tumaba si ate Messi. Tumaba pa siya, oo. Na disgrasya dahil na ano doon sa aso. Out balance. Ah, bubuksan. Buti na itukot niya yung ano niya, yung kamay niya, yung kamay na nagkagalos, hindi yung mukha. Signing out po muna, mga yung kapanalig. God bless us all. And have a wonderful journey. Thank you.